Okay, so muli na naman tayo nagbabalik para sa another episode ng Noon at Ngayon. Hello everyone, my name is Fern and welcome to my vlog. So marami ang nagsasabi na ang mansyon na ito ay haunted mansion daw. Pero hindi na natin tatalakayin yan sa video na ito. Kaya samahan niyo ako na pasyalan ang mansyon ni Doña Concha Herrera Umali. So itong ibabahagi ko sa inyo ay short story lang, pero kung gusto niyo malaman yung kabuuang history ng bahay na ito, ilalagay ko na lang yung website sa description below. Ito yung stuartexchange.org. So hindi ko na patatagalin, panoorin nyo ito. Ito ang bahay ni Doña Concha Herrera Umali na itinayo noong January 1928 at natapos sa kalagitnaan ng parehong taon. Ang bahay ay idinisenyo ng master architect na si Tomas Mapua at architect Isidro Herrera. Meron itong napakalaking hardin na may horseshoe-shaped na pond at sculpture of Elias na nakikipaglaban sa isang buhaya. Hinango ito mula sa mga pahina ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal. During the liberation of Chaong taong 1942, ito ay sinakop ng mga Hapon at binomba ng mga Amerikano ang mga Hapon na siyang ikinawasak ng bahay. Ang balkonahe, ang pond at Elias sculpture ang naiwan sa mga disenyo ni Tomas Mapua. At pagkalipas ng ilang taon, ang bahay ay muling ipinaayos ng pamilya ni Doña Concha na idinisenyo ni Architect Claro Gonzales na tubong Candelaria, Quezon. So nang magretiro na si Doña Concha noong 1960s, nanirahan naman siya sa Mandaluyong. Kaya ang mansyon na ito ay napabayaan at naging abandonado ng maraming taon. Matapos itong maabandona, ang mansyon ay muling ipinaayos at isa sa mga apo si Dr. Stewart ang nag-manage sa rehabilitation mula 2012 hanggang 2014. Ngayon, ito ay gradual pa ding ipinapaayos at inaalagaan ng mga naiwang pamilya ni Doña Concha. Okay, so nandito nga tayo sa tapat ng simbahan ng Chaong, mga kaytsubero. And ito yung Chaong Plaza. So diretso lang tayo dito. Okay, so ito Herrera. Dito na nga ba yun? O Herrera Street. Okay, so Herrera Street kung saan tayo galing. Tapos ito, CM Recto. So ito na yung bahay, mga kaytsubero. So marami sa inyo ang talagang nagre-request na puntahan ko itong bahay na ito. Ano? Ayan, so finally, napuntahan ko na. Ito yung CM Recto. Ayan,
And ulitin lang uli natin, ito yung Doña Concha Umali Ancestral House. Ayan. So, buong-buo pa yung bahay, ano? And makikita nyo naman itong mismong bakuran ng bahay, talagang napakaganda pa rin. Even itong bakuran, no? Buong-buo pa rin, no? Ayan, lapit lang tayo ng konti para makita natin. May tao kaya sa loob? So, makikita nyo yung pinaka ilalim ng bahay. May underground o basement, ano? Diba? So, kung maalala nyo yung ano, yung vlog natin sa Miranila. Ayan, sino sa inyo ang nakapanood? So, halos kapareho lang itong bahay na ito. Ano? Diba? So, idagdag ko lang ano, itong bakal na bakod ay disenyo rin ni Tomas Mapua. So, after nung World War II, karamihan ng mga disenyo ni Tomas Mapua sa bahay na ito ay nasira. So, ang naiwan lang sa kanyang mga disenyo ay ang balkonahe, pond at alias sculpture. Ayan. Alam nyo ba mga kaytubero na sikat ang Chaong para sa mga ghost hunting? And talagang dinadayo nila itong mansyon na ito para daw makakita ng mga ghost. Ano? Ako kasi mga kaytubero, hindi kasi ako naniniwala sa ghost unless makita ko ito ng personal. Kasi ako ay to see is to believe. And marami na tayong mga bahay na napuntahan and so far wala pa naman akong nakikitang multo ng personal. Ano, pero meron akong mga nararamdaman na hindi ko maipaliwanag na para akong yung heart ko bumibilis yung tibok tapos yung balahibo ko tumataas. Pero hindi naman ako nagpapadala sa takot gaya nga ng sabi ko to see is to believe. Ayan. And bago ang lahat ay gusto ko munang pasalamatan si Sir Stuart na nag-allow sa akin na mabisita itong kanilang ancestral house. Ito na yung matagal na nating hinihintay, mga kaytubero. And pasensya na kayo kung ngayon lang ako napadpad dito sa Chaong, Quezon. Ayan. Hello po. Ba't ano po name nila? Imelda. Okay, hello po ma'am Imelda. So, ito yung mismong yung sinisilip-silip natin kanina sa labas, ano? Ayan. Ayan. So ulitin lang natin ano, itong bahay na ito ay dumaan sa rehabilitation from 2012 hanggang 2014. So after ngang ma-abandon ito ng napakaraming taon. And makikita nyo talagang ongoing pa rin yung rehabilitation. Nakakatuwa lang ano, na makita yung mga naiwang pamilya ni Doña Concha, inaalagaan nila itong bahay na ipinamana sa kanila. So nakikita natin yung pagpapahalaga ng pamilya dito sa ancestral house. Ayan. Madam, ano po ito? Kwarto po ba ito? Ano yun? Kitchen. Ah, kitchen dito? Oh, meron din ng pwede ba ako, baba muna tayo. Underground muna tayo. O sige, uli na natin yung ano. Akyat muna tayo sa taas. O sige. Okay, sige. So, dun muna tayo sa mismong tore. Ay, ito ang paakyat. O sige, dito muna tayo sa taas. Mamaya na yung tore. Oo. Doon mo na set sa pinaka... Ah, sige. Dito? Ah, dito. Ah, may... Okay. Okay tayo. Sabi niya? Sama kayo. Sabi ni Sir yon, kung saan ko daw gustong pumunta sa loob ng bahay, samahan niyo lang daw ako, ang bait. Ang bait naman ni Sir... So, ito yung pinaka... Pinaka, ano yun?
pinakataas niya. So ito na, ayos na, no? Na-restore na siya. So may natutulog po ba dito? Wala, sir. Ano lang to kasi, pasyalan lang. Pasyalan lang ng mga tao. So dito, ano po dito? Ano po? CR. Pero ito bago na, no? Bago yung mga CR na yun. Oo, dinagdag, ano? O, diba? Naalagaan naman pala itong bahay na ito. Maraming nagsasabi. Lagi po itong nililinis. Oo nga eh. Halika na, baba na tayo. Maraming nagsasabi, sira-sira na raw ito eh. No, kasi nakikita nila. Oo, okay. Pero ngayon eh... Pina-restore ni sir. Oo, pero hindi nila papaguhin ang ano nito. Ang disenyo, ganyan pa rin. Ganyan pa rin. Nire-restore lang nila, no? Oo, pipinturahan na lang nila daw. Oo, galing ano, yung kwarto sa taas, meron siyang sariling daanan. Meron din. Ah, dito din. So, eto naman po. Kwarto din. Kwarto din. Oh. Oh, nga, maayos na. Ito, modern na. Oh, ang ganda ng CR, ah. So, eto yung pangalawang room. Halika, nababa na tayo. I mean, labas na tayo. Ito naman, papunta dito. Sa ito, ayos yung pakapunta. Papunta naman dito sa? Dito, sa may sampalo. Kwarto din to, pero hindi ko naaayos. Ah, oo. Oo nga, ito ang malaking kalaban ng bahay, yung tulo ng bubong. Pero at least, inaayos naman siya. Inaayos niya, kaya lang So ito yung pinaka, ito yung sa sampalok. Kasi may puno ng sampalok. Ah. Diba? Diyan sa sampalok. Grabe itong mga ano yung ano nila oh. Original 'yan oh. Yung pinakabubong. Pero yung sa taas yero na. Pero ito talaga yung original oh. Halika na, pasok na tayo. Maambun na. Okay, labas na tayo dito. So, yung bahay, gradual nire-restore. Kumbaga, parang inuunti-unti nila, hindi biglaan, no? Ayan. Tapos dito, another kwarto. Uy, salamat. Lakas mo naman. Oh, natutulog ka ba dyan? Dyan ka natutulog? Oh, diba? Ventanilla. Ay. Oh, diba? Pero hindi, dapat to talagang nakasara kasi yung ulan, no? Gawa ng ano, pag nakagawa ng mata. Ayan, hello, Chaong Quezon. O, diba? Mga modern na yung mga CR ni nila rito. So, ito siguro yung ano, master bedroom to. No? Laki. Noli de Castro. Oh, laki din ang bathroom. Ito bago na, no? Oh, ang galing oh, yung cabinet, ano na siya dyan. Sinama na siya sa wall. Pero pwede pa rin siyang hilain, ano? Oo, sinauna. Oh, biglang tigas ng kahoy, ah. Wow. Ito, ano naman yung dito? Kusina. Ah, okay. May daanan din dito. Ah, yun. Pero may kandado. Eh, dito, ma'am, ano ba dito? Oh, galing ah, talagang pinaayos nila lahat ng CR. So ito yung ano, paakyat ng tore. Ito ang paakyat ng tore. Tapos mamaya, diyan na tayo bababa. O diyan na tayo. O sige. Diyan na muna sa tore. Ito mga libro ba to ni sir? Oo. O diba? So ito, bago na ito, napaayos na nila. Tapos, semento na rin yung kisame.
Diba? Yung ceiling. Ayan. So, halika. Okay, tayo sa... Ah, ganun. Siguro yung tubig ang lakas, no? Halika, akit na tayo. So, ito na yung tore. So, sasamahan tayo ni ate. Imelda. Oh, madilim. Oo, oh, kami lagi yung kasama ko yung pag may umakit. Ano to? Tulak? Ano yung tulak? Ayun. Oh, umaambon na. Oh, so ito na yung pinaka-tore ng bahay. Oh. Okay, so nandito tayo mismo sa pinakataas ng bahay na ito, mga kaytubero. Ayan. So ito yung Concha Umali Ancestral House. Talagang umakyat sa ibabaw ng bubong eh, no? Diba? Halika na. Diyan tayo bababa ulit. Ah, diyan. Ano naman diyan? Ah, ayong nakakatuwa naman ito. Opisina. Yun lang mainit. Pagtanghaling tapat, no? Pero ano yan naman, sir? Bubukas naman yung mga... Hindi, ayaw ko. Ayaw nila yung kasi sila mahilig maglagay ng aircon. Ah, ganon? Hindi ka tulad ng iba na nag-ano sila ng aircon? Oo. So, pababa na tayo sa... Saan tayo? Basement? So, diretso na tayo hanggang baba ng stairs na to. Ah, kitchen na ito. Oh, kitchen. Lawak ng kitchen, ha? Ito, naayos na rin yung kitchen, ano? Nice. Tapos kita nyo, ang lalaki ng mga louver, oh. Louvers. Ito. Diba? Saan tayo? Dito na? Dito na, sir. Oh, dito na tayo. So, ito na yung ano, palabas ng stairs. Ayan. Tapos dito tayo ulit. Tama ba? Dito ba tayo? Oh, dito. O, oh, underground. Meron bang daanan dito hanggang simbahan? Ah, sinara na. Oh, may space pa dito. Bigasan. Abono. Abono. Ang dilim. Na mabuksan yung isang kwarto na niyo, wala susi. Ah, ganon? Oh, oh, dilim. Hindi namin napupunta. Mailaw. Oh, walang ilaw. Brown out. Ah, ito yung pinakababa niya. Ang galing, puro libro. Libro lahat to ni sir? Ni doktor? O, diba? So, nung araw, itong pinakailalim, ilalim lang talaga ng bahay. Pero ngayon... Oo. Pero ano pa? Lupa pa? Oo, lupa pa, yes. So, ngayon, kinonvert nila into a library. Siniminto na. Oo. May lago siyang daw niya, papatang yung bahay. Oo. Mga bahay naman talaga, bahay ng mga mayayaman noon. May mga lagusan talaga. Ayun, halika na, labas na tayo. Kasi pupuntahan na natin si sir. Halika na, madam. Oh, so dyan tayo galing kanina. Eto, ano naman dito? Bodega. Okay. Okay, so nakita na natin ang Concha Umali Ancestral House. And marami nagsasabi nakakatakot daw itong bahay. Pero... wala naman ako naramdaman na anything or nakakatakot. Siguro depende na yun sa tao, no, kung iisipin nila na nakakatakot o hindi. Diba? Okay, mga Jibero. So, pagbalik ko, sarado na yung simbahan. Hindi na tayo nakapasok. Ano? Yeah.
Kasi dumiretso tayo sa bahay ni Concha Umali. Ayan.